So, nandito na naman tayo mga tol para sa panibagong video natin. So, ngayon ay itutuloy natin yung pag-feeding natin ng ating mga alagang tarantula. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo yung dagdag sa ating alaga. So, yung ating Porcelio Laevis na orange. Oh my God! Wow! Ito ay mga isopods. So, bali ilang araw pa lang sila sa akin. So, ito ay very useful mga tol. Bukod sa nalilibang na tayo sa pag-aalaga natin sa kanila, ay nagagamit natin sila as janitor sa ating mga enclosure, terrarium ng ating mga tarantula. So, yun, hanapin natin kung may makikita tayo dito. Siguro nasa ilalim sila mga tol. Oh, yun oh. Kita nyo yan mga tol, yan yung ating isopods na orange. Yan, siguro mga 30 pieces yung nandito. Ating lalagyan na to. Oh, yun oh. Ayun, doon pala marami nasa ilalim mga tol. So, pararamihin muna natin sila bago natin sila gamitin pag meron na silang mga anak-anak. Ayun, oh. Oh, diba? Gaganda nila. Nakakaaliw pa noorin. So, yun lang yung diet nila. Binibigyan ko sila ng carrots. So, yung carrots natin ay nagkaroon na ng ugat. Pero, okay lang yan. So, bali, dalawang species pa lang ng isopods yung meron tayo sa ngayon. Yun ay yung isang Porcelio Laevis din, pero Dalmatian naman siya mga tol. Hindi ko alam kung pareho lang ba sila nung Dalmatian tsaka ng tawag dito, panda. Porcelio Laevis na panda, kung tawagin. Marami ako nakikitang ganun. So, eto yung isa mga tol, yung ating Dalmatian. So, nung nakaraan, tiningnan ko yung kanilang lalagyan, pero may nakita na ako na mga maliliit, mga anak-anak na siguro yon mga tol. So, bali ganun din yung kung ilan yung quantity nito, mga 30 pieces din yung mga nilagay ko dito. So, yun oh. No, tingnan natin sa ilalim. Ayun sila mga tol. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung ating mga Dalmatian. So yun, soon, gagamitin na natin sila para sa ating mga enclosure. Para laging malinis yung ating mga substrate. So nakakatulong din sila kapag gumamit tayo halimbawa ng bioactive na enclosure or terrarium. Dahil naaayos nila, napapaganda nila yung substrate ng ating terrarium. And then yung mga dumi nila, nagiging nutrients and minerals yon para doon sa mga halaman, sa mga buhay na halaman sa loob ng terrarium. So hindi ko alam kung asa na yung mga babies nila, may nakita ako nung nakaraan eh. Mga maliliit. Ayun mga tol. Ayun, kung nakikita nyo, yun yung maliit na yon, anak na yan. Ayun oh. Yun, baby na yun oh. Ayos. So madali lang pala silang alagaan. So kailangan lang lagi silang hydrated. Medyo mahaba na tong ating intro tungkol dito sa ating mga isopods. So punta na tayo sa feeding mga tol. Start na tayo. So bali eto mga tol yung ating juvenile female na Helenocosmia crassipes. Bigyan natin siya ng cricket. Boom! Yun oh, napakasimple. Gutom siya mga tol. So kung di ako nagkakamali, ito ay galing Australia. Yung hissing spider. Ganda no? Para lang siyang Hilobrachis. And heavy weber. Ayan, may konting happy dance. Napakaganda. Ayun o. Angas. So kahit brown lang yung kulay niya, ang astig ng dating mga tol. Ayun, happy dance. So bali, ito yung ating next na juvenile female Chromatopelma cyanopubescens. So bali, yung view niya ay yan sa taas. Pero yung kanyang door dito sa gilid dahil yan, glass enclosure to. So bigyan natin siya ng cricket. Ayan. Umi-take down kaya na maganda rito. Uy. Ayan na siya. Kumaharap na siya mga tol. Ayan na. Boom. Sinakmal niya mga tol. O yan. Kitang-kita naman. Kahit nandyan lang siya. So nice. So yung adult female natin na Aponopelma bicoloratum. So tingnan natin kung may take down tayo dito. Sana magpakita siya ng magandang take down. So bali ito mga tol, eh napakadalang kumain, lagi siyang tumatanggi sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit. So minsan ko lang siya nakikita na kumakain talaga. So nangyari nga na isang araw binigyan ko siya ng pagkain. Inabutan ko after 2 days kumakain pa rin siya mga tol, ganun siya katagal kumain. Ayaw niya mga tol? So ayan siya, lumabas na. So ayan, tingnan niyo siya mga tol, kung gaano kaganda ang ating adult female. Sub-adult pa lang yung male natin, kaya hindi ko pa siya may breed. Pero darating din tayo dyan soon siguro. So next tayo. So eto naman mga tol, yung ating adult female na Psylliteria subfusca. So siya yung Highland. So tingnan natin mga tol kung kakain ba to. Tanggalin natin yung kanyang pinto para mas madali natin mabigyan ng pagkain. Or masyadong maliit yung space. Yun. Very nice.
Oh, yun oh. Napakaganda nito mga tol at malaki. Yan yung ating lowland. Ay, highland pala, sorry. Bigyan pa natin siya ng isa at baka bitin siya. Uy, kunin mo. Nayaka pa. Ay, okay na siya sa isa. Okay. So, napakaganda mga tol nitong ating gagamba na to. Pangit ng view natin eh. So yun, hindi lang makita masyado mga tol yung kanyang nagbabiolet na mga femur. Siguro dahil sa ilaw natin. Pero astig talaga nito mga tol. Napakaganda. So next natin, yung ating adult female Lapis Solitaria Tigrina Viseli. O bali ayun siya mga tol, nagtatago siya. So tingnan natin sa kabilang side kung makikita natin siya ng maayos. So bali ito siya mga tol. Ating adult female. So yan, yan yung size niya. Tuhulugan ko na lang ng cricket sa kabilang side. Tingnan natin kung kakain ba siya. Yan, lagay ko dito sa taas. O bali, ayun yung cricket mga tol. Ayun. Yung mga crickets eh, parang laging curious sa mga bagay-bagay. Saan-saan sumusuot. O, nawala yung cricket natin. O yun, sumisilip-silip yung cricket natin dun, oh, sa butas. Bigyan pa natin ng isa para mas mabilis. Dahil yung isang cricket natin ay parang ayaw lumapit. Bali, dalawang crickets na yung nilagay natin mga tol. Paikot-ikot lang yung cricket natin dun sa isang lugar. So yun, naramdaman na siya. Yan na. So tingnan nyo mga tol, napakaganda. Nandun sa ilalim yung isang cricket at nakikita ko yung isang cricket doon sa unahan. Ayun. So bali yung cricket natin mga tol, eto. So natutuwa ako dito sa ating halaman. Nagkaroon na ng bagong dahon. So ibig sabihin, effective. At eto, ugat yan mga tol ng halaman natin. So gumagapang na yung ugat. So bali ayun yung isang cricket at eto yung isa. So balikan natin to mga tol. Tingnan natin pag kumain na siya. So ito mga tol yung ating Sirio Cosmos Perez Melesi. So hindi ko alam kung ano yung gender niya. Pero tingin ko naman siya ay female dahil medyo malaki na siya. Subukan natin bigyan siya ng mealworm mga tol. So bali ito mga tol ay dwarf species siya. Yung ating mga mealworm ayaw magsigalaw. Ayan, tingnan nyo na lang mga tol, gaano kaganda. Kulay at yung pattern, so gold and black na pinaghalo. At yung kanyang abdomen mga tol ay may hugis puso. So yun, pwedeng ipang regalo sa Valentine's mga tol. Tingnan nyo. Very beautiful, di ba? O bale, eto pala mga tol ay isa sa mga naging anak ng ating Teraposa Blondie. So yung ilan sa kanila ay kumain na. So sama-sama natin panoorin mga tol, yung takedown nila. You know? Grabe. Yun, nalubat ng cellphone ko. Ang grabing kumain to, mga tol. Bigyan pa natin ng isa. Yun. Very nice.
So hanggang dito na lang muna para sa araw na to mga tol. So salamat, sana ipatuloy nyo suportahan yung ating YouTube channel na JD's Tarantulas. So marami pa kayong pwedeng abangan mga tol. Ia-upload natin sa susunod na mga araw. So yung pala, nakakalimutan ko pala mga tol na balikan yung ating Psilloteria tigrina biseli. So ayun, nahuli niya na yung isang cricket. Ang hindi ko lang alam kay kung nasaan na yung dalawa pa na nilagay ko. So siguro nandyan lang yon sa mga sulok-sulok. So sana'y nagustuhan nyo mga tol yung ginawa nating feeding video. Maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Ingat kayong lahat mga tol. We'll be right back.